Marshall Peak, Kabanata 2573. Malaking lalaki. Ang mukha ni Exi Wu Wei ay puno ng galit at ang kanyang mga mapagmataas na salita ay nagpanginig sa kanyang mga nasasakupan sa takot. Palihim nilang inisip na masama pa rin ang ugali ng kanilang guro. Buti na lang at walang mga tagalabas dito. Kung hindi, kung narinig ito ng mga Saint Venerables, hindi kakayanin ng kanilang guro ang mga kahihinatnan. Bloodgate, ano yon? Si Yang Kai, na matagal nang nakikinig, sa wakas ay hindi naiwasang magtanong. Narinig na niyang binanggit ni Yang Yue ang Blood Door noon, kaya alam niyang isa ito sa dalawang ipinagbabawal na lugar ng Savage Desolate Ancient Lands tulad ng All Spirit Tomb. Gayunpaman, mula sa ekspresyon at mga salita ni Exi Wu Wei, ang Blood Door na ito ay tila maraming implikasyon. Kahit na ang apat na Saint Spirit ng mga Ancient Land ay nakialam. Ito ay hindi isang maliit na bagay. Kasalukuyang hinahanap ni Yang Kai sina Xiao Xiao at Lao San sa Savage Desolate Ancient Lands, kaya hindi masamang malaman ang higit patungkol sa sitwasyon dito. Gaya nga ng kasabihan, kilalanin mo ang iyong sarili at kilalanin ang iyong kaaway, at hinding-hindi ka matatalo. Nang marinig ang tanong ni Yang Kai, nagulat si Exi Wu Wei at biglang napagtanto na may dalawang tagalabas dito, na naging sanhi ng pagkibot ng kanyang bibig. Masyado siyang excited ngayon lang talaga at nakalimutan na niya ito. Kung hindi maginhawang sabihin, pagkatapos ay kalimutan ito. Ngumiti si Yang Kai at kinuha ang pulang tsaan na inihain ng katulong sa tabi niya. Naamoy niya ito ngunit hindi naglakas loob na inumin, natatakot na ang bagay na ito ay gawa sa dugo. Mahina niyang sinabi, ngunit hindi naglakas loob na baliwalain ito ni Exi Wu Wei. Pagkatapos ng lahat, interesado na si Yang Kai, kaya sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Masasabi lamang niya, walang nakakaabala dito. Ang Blood Door ay walang kinalaman sa mga tao. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga nabubuhay na nilalang sa sinaunang lupain. Sinabi ni Yang Kai. Narinig ko na ang Blood Door at All Spirit Tomb ay ang dalawang ipinagbabawal na lugar ng sinaunang lupain. Totoo ba iyon? Tumanggaw si Exi Wu Wei. Tama, ang All Spirit Tomb ay ang lugar kung saan tumatanda at namamatay ang mga buhay na nilalang sa mga sinaunang lupain. Gayunpaman, ang Blood Gate ay kung saan tayo muling isilang. Isang buhay at isang kamatayan. Ito ay nahahati sa dalawang antas. Reborn. Natigilan si Yang Kai. Sinabi ni Exi Wu Wei sa malalim na boses. Ayon sa mga sinaunang alamat, pagkatapos na makapasok sa Blood Door, ikaw ay isisilang na muli, babalik sa iyong ancestral bloodline, at magiging isang Saint Spirit. Maging isang Saint Spirit. Nagulat si Yang Kai. Maaaring pagkatapos na makapasok sa Blood Door, ang isa ay maaaring maging isang Saint Spirit. Tumanggaw si Exi Wu Wei at sinabi, iyan ang literal na kahulugan. Ngunit walang nakakaalam ng eksakto kung ano ang nangyayari. Mula nang ipanganak ang Ancient Land, naroon na ang Forbidden Blood Door. Walang makalapit dito, at walang makakapasok dito. Gayunpaman, ang sinaunang alingaungaw na iyon ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sa Ancient Land, kahit na ang maliliit na halimaw na katatapos lang magkaroon ng katalinuhan ay alam ang chismis na ito. Hindi ko ito itatago sa iyo. Yang Master Yang, lahat tayo ay may kadugo na desolate. May kaugnayan din ang lakas at kakayahan sa kapal ng bloodline ng isang tao. Kung maaari niyang ganap na ay activate ang bloodline sa kanyang katawan, maibabalik niya ang kaluwalhatian ng ancestral bloodline. Natural, magkakaroon siya ng kapangyarihan ng isang divine spirit. Namangha si Yang Kai, mayroon talagang ganoong lugar sa mundong ito. Ang pintuan ba ng dugo ay talagang may napakahimala na epekto? Sinabi ni Exi Wu Wei. Walang makakapagkumpirma kung mayroon itong napakahimala na epekto, ngunit may mga alingongaw na mayroon ng ilang mga divine spirit na lumabas sa pintuan ng dugo. Gayunpaman, napakatagal na kaya walang paraan upang ma-verify ito. Ngunit kahit na ano, ang pintuan ng dugo ay isang malaking kapalaran para sa mga nilalang ng Ancient Land. Ito ay tulad ng mga alamat ng mga carp na tumatalon sa tarangkahan ng dragon at nagiging mga dragon. Ang pagkakaroon ng pintuan ng dugo ay parang Dragon Gate. Sino ang hindi gustong subukan ito? Gusto din ng Monster King na pumunta. Nagpakita ng kakaibang tingin ang mga mata ni Yang Kai. Ngumisi si Exi Wu Wei. Kailangan niya nabigyan siya ng pagkakataon ng Master. Ipinadala nila ang 8 Great Saint Envoys para i-seal ang paligid. Sino ang makakalapit? Gayunpaman, kung gagawin natin ito, ito ay medyo nakakahiya. Kung pinag-uusapan natin kung sino ang higit na nakakaalam ng mga lihim ng pintuan ng dugo, walang alinlangan na ito ay ang apat na Saint Masters. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Nang marinig ang mga salita ni Exi Wu Wei, agad niyang naunawaan ang kahulugan ng pintuan ng dugo. Kung kaya niyang buhayin ang ancestral bloodline sa katawan ng mga nilalang ng Ancient Land, tiyak na tataas ang kanyang lakas.
Ang Bloodborne na ito ay talagang isang lugar ng bagong buhay. Ito ang ganap na kabaligtaran ng lugar ng katandaan at kamatayan ng 10,000 Spirit Tomb. Napakalaki ng mundo, at mayroon ngang lahat ng uri ng kakaibang bagay. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa pagpasok ni Xiao Xiao sa Savage Desolate Ancient Land, malamang na hindi niya maiisip na magkakaroon ng ganitong mahiwagang lugar sa mundong ito. Matagal nang nag-iipon ang kapangyarihan ang iilang Saint Masters. Kapag lumabas na ang walong sugo, natatakot ako na walang maglalakas loob na kumilos pansamantala. Sa huli, natatakot akong mag-backfire. Ipasa ang utos upang masubaybayan ng mabuti ang sitwasyon sa Blood Door. Kung mayroong anumang paggalaw, iulat ito kaagad. Hindi ako naniniwala na ang 30 o higit pang matatandang iyon ay masunuring magtatago. Kinaway ni Exi Wuwei ang kanyang kamay at sinabing, ang mga matandang tinutukoy niya ay walang alinlangan na isa pang 31 Monster King. Nang marinig ito ni Yang Kai, mahina niyang napagtanto na ang Savage Desolate Ancient Land na ito ay tila hindi isang manalitikong lugar. Opo, Ginoo. Ang payat na Goblin Clan ay tumanggap ng order at agad na pumunta upang maghanda. Nakatayo si Exi Wuwei sa mataas na plataforma, hindi sigurado ang kanyang ekspresyon habang nagmumuni-muni. Noon lang siya biglang nagangat ng ulo para tingnan si Yang Kai, at sinabing, Young Master Yang, ano ang sinabi mong gusto mong tulungan ng haring ito? Naghahanap ng tao, bahagyang ngumiti si Yang Kai. Sino ang hinahanap mo? Takang tanong ni Exi Wuwei. Yung babaeng baliw na nakita mo kanina. Habang nagsasalita si Yang Kai, iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang harapan. Sa isang ripple, lumitaw ang imahe ng Old San. Nang makita ito ni Exi Wuwei, hindi maiwasang magdilim ang kanyang mukha. Naalala pa niya ang eksena ng durugan siya ni Old San gamit ang kanyang inner core sa Myriad Spirit Tomb. Mayroon akong ilang relasyon sa babaeng ito. Hindi malinaw ang kanyang isip sa ngayon, kaya napakadelikado para sa kanya na gumala sa Savage Desolate Ancient Land, kaya kailangan ko siyang mahanap at kunin. Hindi ito mahirap, kaya gamaan ang loob ni Exi Wuwei nang marinig niya ito. Siya ay orihinal na nag-aalala na si Yang Kai ay kunin ang kanyang soul seal at hilingin sa kanya na gumawa ng isang bagay na mahirap, ngunit ngayon ay tila naghahanap lamang ito ng isang tao, na talagang isang maliit na bagay. Ibinaling niya ang tingin sa isang lalaking may mukha ng daga at sinabing, Xu Yu, ipasa mo ang utos. Sabihin mo sa ating mga kapatid na bigyang pansin ang kinaroroonan ng babaeng ito. Kung may mahanap sila, ay report ka agad. Gayun din, huwag mong hayaang masaktan siya ng sinuman. Ang lalaking Goblin Clan na nagngangalang Xu Yu ay agad na ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, Oo, guro, tumalikod siya at umalis. Lumingon si Exi Wuwei kay Yang Kai at sinabing, Kung ang babaeng ito ay nasa Savage Desolate Ancient Land pa, sa sandaling magpakita siya ng sarili, tiyak na mapapansin siya ng mga nasasakupan ng haring ito. Young Master Yang, maghintay lang ng magandang balita. Tumanggo si Yang Kai bilang kasiyahan. Salamat, Monster King. Napaawang ang bibig ni Exi Wuwei, at sinabi niyang labag sa kanyang kalooban. Ang usapin ni Young Master Yang ay ang usapin ng haring ito, hindi na kailangang maging magalang. Mga lalaki, dalhin si Young Master Yang upang magpahinga at ayusin siya. Hindi na siya makapaghintay na paalisin si Yang Kai. Sa huli, ito ay dahil nakaramdam siya ng hindi mapakali na kasama si Yang Kai, at natatakot siyang baka may mapansin ang kanyang mga nasasakupan at mawala ng mukha. Huwag magmadali, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinuot siya. Kailangan ko pang humingi ng ilang impormasyon sa Monster King. Bahagyang kumunot ang noo ni Exi Wuwei habang nakatingin sa kanya. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at I condense na sana ang isang maliit na imahe ng biglang, isang malakas na ingay ang nagmula sa ibaba. Pagkatapos, yumanig ang buong bulwagan, at ang mga alilang babae ay naghiyawan sa takot. Nagbago din ang mukha ng apat na Goblin Clan na lalaki. Roar! Biglang nagmula sa kailaliman ng lupa ang isang mahinang dagendong, tulad ng isang hayop na nakulong sa libu-libong taon. Ito ay lubhang mapang-api, at ramdam ng lahat ang galit ng may-ari ng dagendong. Si Yang Kai ay parang bundok, at tumingin siya kay Exi Wuwei nang may pagtataka. Hindi niya alam kung ano ang nangyari dito, at kung anong klaseng halimaw ang nasupil sa ilalim ng bundok. Hindi rin maganda ang mukha ni Exi Wuwei. Lumingon siya para tingnan ang mga lalaking Goblin Clan sa ibaba at sumigaw. Hindi pa rin sumusuko ang malaking lalaki na iyon. Sinabi ng isa sa mga lalaking Goblin Clan na may pangit na mukha. Medyo matigas ang ulo ng bagay na iyon. Gumamit kami ng maraming pamamaraan, ngunit hindi pa rin namin magawang sumuko. Isang bangkos ng basura, malamig na umungol si Exi Wuwei. Pinagalitan ng mga lalaki ng Goblin Clan hanggang sa hindi na nila maitaas ang kanilang mga ulo.
Ako na mismo ang titingin. Hindi alam ni Exi Huwei kung ano ang gamit ng pinigilan na halimaw sa ilalim ng bundok. Ikinaway niya ang kanyang manggas at magtatanong na sana tungkol dito, ngunit pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, tumalikod siya at sinabing, "Napabayan ko si Yang Master Yang. May nangyari dito, at kailangan kong alagaan ito. Sumunod ka sa aking katulong na magpahinga, at babalik ako mamaya para humingi ng tawad. Okay lang, sasama ako sa kasiyahan." Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Inilibot ni Exi Huwei ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya napigilan si Yang Kai, kaya nakalakad na lamang siya pasulong. Ang natitirang apat na lalaki ng Goblin Clan ay nagmamadaling sumunod, at sila ay nagbubulungan sa kanilang mga puso. Nadama nila na ang Monster King Master ay masyadong magalang sa taong ito, kahit na pinahihintulutan siyang lumahok sa gayong confidential na bagay. Pagkalabas ng bulwagan, mabilis silang nakarating sa isang kuweba, at isa-isang pumasok ang grupo. Ang kuweba ay tila ang pasukan, at may mga hagdan pababa na nakakaalam kung saan. May mga fluorite na bato sa magkabilang gilid ng kuweba, kaya parang hindi madilim. Malalaking hakbang ang ihilan sa kanila na parang lumilipad, nagmamadaling bumaba sa hagdanan. Pagkababa ng mahigit ilang libong talampakan, biglang bumukas ang lupain, na nagpapakita ng isang maluwang na palasyo sa ilalim ng lupa. Maraming mga miyembro ng Goblin Clan ang nagtipon sa palasyo sa ilalim ng lupa, ngunit sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Goblin Clan ay nahaharap sa isang malaking kaaway. Maraming mga miyembro ng Goblin Clan ang nagpahayag ng kanilang tunay na anyo, na nakatingin sa palasyo sa ilalim ng lupa ng may takot. Nang makita ang pagdating ni Exi Huwei at ng ilan sa kanyang mga subordinate, ang mga miyembro ng Goblin Clan na ito ay umatras sa gilid, ang kanilang mga ekspresyon ay magalang at natatakot. Lamingga-lingga si Exi Huwei, inabot ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang maliit na miyembro ng Goblin Clan, at sumigaw. "Ano ang sitwasyon?" Ang maliit na miyembro ng Goblin Clan ay namutla, at siya ay nauutol. "Hindi namin alam, ang malaking lalaki na iyon ay biglang nagising at nagngangalit sa galit. Masyado kaming mahina para pigilan siya, at ilan sa aming mga kapatid ay namatay na. Kung hindi dahil sa God-binding chains na personal na itinayo ni Master, natatakot ako na nakatakas na siya. Umalis, anong silbi ko sayo?" Hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Exi Huwei, at kaway ng kanyang manggas, winalis niya ang maliit na miyembro ng Goblin Clan sa gilid at dir-diretsyong naglakad papunta sa kailaliman ng underground na palasyo. Roar! Isa pang dagandong ang lumabas, at ang mga sound wave na nabalot ng bugzo ng hangin ay dumaan sa palasyo sa ilalim ng lupa, na naging sanhi ng pag-alis ng mga damit at buhok ng lahat. Hindi mapigilan ni Yang Kai na magpakita ng pagtataka habang iniisip kung anong uri ng kakaibang bagay ang pinipigilan sa palasyong ito sa ilalim ng lupa na nagtataglay ng ganoong kapangyarihan. Dahil sa curiosity, itinoon niya ang kanyang paningin at tumingin sa loob. Dahil sa nakita niya ay naging blanko ang ekspresyon ni Yang Kai, na parabang tinamaan siya ng kidlat, at natigilan siya sa kinatatayuan, sinabi sa nanginginig na boses. "Xiao Xiao." Ilang dosenang talampakan ang layo, mayroong isang malaking humanoid na nilalang na hindi bababa sa 15 talampakan ang taas. Nakadina ito sa lupa ng magkakasunod na itim na kadena. Ang malaking nilalang na iyon ay may natatanging mga gilid at sulok. Sa unang tingin, tila inukit ito sa bato. Nagningning ang buong katawan nito sa kinang ng bato. Gayunpaman, mayroon itong natatanging tampok sa mukha at malalakas na paa. Puno ito ng lakas ng pagsabog. Ang malaking tao sa harap niya ay malinaw na si Xiao Xiao pagkatapos niyang lumaki. Martial Peak, Kabanata 2574. Ang kan ni Xiao Xiao. Nang marinig ito ng grupo ng mga Monster Race Cultivator, lahat sila ay tumingin kay Yang Kai na may kakaibang ekspresyon, bumubulong sa kanilang mga puso. Maliit, malinaw na malaking tao ang lalaking iyon. Bulag ba ito ng tao? At ito ay dahil lamang sa pagsupil sa God-binding chain. Kung hindi dahil sa God-binding chain, ang malaking tao na ito ay mas lumaki pa at maaaring sirain ang buong palasyo sa ilalim ng lupa. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pag-iisip, nakita niya si Yang Kai na humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na tingin, na parang ang tanging natitira sa kanyang mundo ay ang halimaw, at wala nang iba pa. Nagulat si Exi Huwei at napasigaw sa mahinang boses. "Yang Master Yang, mag-ingat. Ang bagay na ito ay marahas at makapangyarihan. Mangyaring tumabi at hayaan ang haring ito na harapin ito. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Yang Kai, ngunit personal niyang naranasan kung gaano kahirap harapin ang halimaw. Noon, para masupal ito, marami sa kanyang mga nasasakupan ang namatay. Maging siya ay binugbog hanggang sa samukan ng 3 litro ng dugo at muntik nang mamatay sa lugar.
Kung hindi dahil sa malupit na lakas ng halimaw na ito at gustong supilan ito para sa sarili niyang gamit, matagal na sana itong pinatay ni Xi Wuwei sa halip na makulong dito. Si Yang Kai ay isa lamang First Order Emperor Realm Master. Kahit na pinigilan siya ng God Binding Chain, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Hindi siya pinansin ni Yang Kai at nagpatuloy sa pagsulong. Sumimangot si Xi Wuwei at hahakbang na sana para pigilan siya, ngunit nakita niyang gumalaw si Zhang Ruoxi at hinaranggan siya ng kamay nito. Ano ang kahulugan nito, young lady? Tumingin si Xi Wuwei kay Zhang Ruoxi na may malungkot na mukha. Isang Third Order Dao Source Realm Cultivator ang nang-ahas na maging napakapangahas sa kanya. Kung hindi lang kontrolado ang soul seal niya, nasample na niya ito. Si Ruoxi ay hindi natakot at sinabing walang pakialam. Dahil ganito ang kinikilos ng Ginoo, kung gayon dapat ay mayroon siyang sariling mga plano. May sarili siyang plano, Monster King, maghintay lang at tingnan. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai, ni hindi niya alam kung bakit biglang humakbang si Yang Kai. Ayaw lang niyang may makagambala sa kanya dahil sa bulag niyang pagtitiwala kay Yang Kai. Galit na galit si Xi Wuwei. Kung ito ay hindi dahil sa katotohanan na isa na siyang soul slave at ang kanyang buhay at kamatayan ay malapit na nauugnay sa kaligtasan ni Yang Kai, bakit niya pakialam ang kanyang buhay o kamatayan? Tumayo siya sa pwesto na may pangit na mukha. Ang kanyang demonic chi ay palihim nang naisaaktibo, handang sumugod sa pagsadyap anumang oras. Kasabay nito, binigyan niya ng tingin ang kanyang mga nasasakupan, sinabihan silang magmadali at iligtas ang mga tao kung naramdaman nilang may mali. Nataranta ang lahat ng mga demonyo habang nakatuon ang kanilang atensyon sa eksena. Gayunpaman, nakarating na si Yang Kai sa harap ng napakalaking nilalang. Hindi ito si Xiao Xiao. Tumingin si Yang Kai sa Stone Giant sa kanyang harapan, at unti-unting nawala ang pananabik sa kanyang puso. Unti-unti niyang napagtanto na ang Stone Giant sa kanyang harapan ay hindi ang Xiao Xiao niya. Ito ay dahil mayroon siyang hindi maipaliwanag na espiritual na koneksyon kay Xiao Xiao. Kung ang Stone Giant na ito ay talagang si Xiao Xiao, walang paraan na hindi niya ito naramdaman noon. Higit sa lahat, kahit na malapit na siya, ang Stone Giant ay umaatungal pa rin sa galit, na parang gusto siyang patayin. Nagpumiglas ito ng husto, ngunit nakalock ito sa lugar ng God Binding Chain. Gumalaw ang mga kadena habang inihahagis niya ito. Roar! Anggal ang Stone Giant. Hinay pa ng malakas na hangin ang mukha ni Yang Kai na wala sa hugis. Ang buong palasyo sa ilalim ng lupa ay napuno ng buhangin at mga bato, at ang mga dingding ng palasyo ay dumadagandong na parang babagsak ito anumang oras. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang banal na kamalayan at sinubukang makipag-usap sa Stone Giant, ngunit nalaman niyang ang Stone Giant ay nasa estado ng galit at walang intensyon na tumugon sa kanya. Walang magawa, naitanong lang niya, "Ikaw ba ang taga-tribo ni Xiao Xiao?" Ang biglang makatagpo ng isang Stone Giant na kamukhang kamuka ni Xiao Xiao sa isang lugar na tulad nito. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip ng kung ano. Sa mundong ito, maaaring hindi lamang dalawang Stone Mongos, Xiao Xiao at ang Dharma Kaya. Maaaring may isa pang espesyal na tribo sa mundong ito. Marahil ay naramdaman ni Xiao Xiao na mayroong isang tribo na kabilang sa kanya dito, kaya pumasok siya sa Savage Wilderness Ancient Land. O marahil, kilala ng Stone Giant si Xiao Xiao. Roar! Ang tugon ng Stone Giant ay isang galit na dagandong, at ang mga demonyo ay natakot. Palihim nilang naisip na talagang matapang ang taong ito. Nakaharap siya sa isang Stone Giant na kahit ang Monster King Master ay halos walang kalaban-laban, at siya ay kalmado pa rin. Hindi pa banggitin ang anumang bagay, ang lakas ng loob lamang na ito ay sapat na upang igalang siya ng mga demonyo. Ngunit siya ay isang maliit na tanga. Hindi nila alam kung siya ay bagsak sa isang karne pati mamaya. Nakita mo na ba ito dati? Inabot ni Yang Kai at itinuro, at isang imahe ni Xiao Xiao ang namuo sa kanyang harapan. Sa larawan, kitang-kita ang hitsura ni Xiao Xiao nang magkahiwalay sila. Simple ang isip niya at masigla ang mga mata. Siya ay kalahati lamang ng taas ng isang tao, at ang kanyang balat na bato ay matalas at angular, na para siyang nakasuot ng isang patong ng sandata ng bato. Siya ay tumingin lubhang matibay. Ang pinakamahalaga ay may bitbit siyang itim na stick sa kanyang balikat. Nakapatong ang isang kamay niya sa patpat at ang isa naman sa noo habang nakatingin sa malayo. Ang nagngangalit na Stone Giant ay biglang tumahimik, at ang kanyang galit na mga mata ay nakatitig ng walang laman sa ilusyon na imahe. Pagkatapos ay tumangala siya kay Yang Kai, at ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala, na nagpapakita ng bakas ng pagkalito. Ang pangunahing bagay ay si Xiao Xiao, na nagdadala ng Heaven Shaking Pillar, ay masyadong hindi kinaugalian. Nakita mo naman dati diba? Pinagmasdan ni Yang Kai ang ekspresyon ng Stone Giant at natuwa siya.
Natahimik sandali ang Stone Giant, at saka dahan-daang tumango. Tulad ng inaasahan, tuwang-tuwa si Yang Kai at nagmamadaling nagtanong. Nasaan si Xiao Xiao ngayon? Okay lang ba siya? Hindi na siya makapaghintay na malaman ang kasalukuyang sitwasyon ni Xiao Xiao. Sinisi niya ang kanyang sarili sa paghihiwalay nila ni Xiao Xiao sa Starlight Corridor noon. Mabilis na natagpuan si Liu Yan, at may balita pa tungkol kay Chiyu at sa iba pa. Ngayon, sila ay lahat ay nanirahan sa Thousand Leaves Sect para linangin. Tanging si Xiao Xiao ang hindi nabalitaan. Ang Star Boundary ay isang delikadong lugar, kaya hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Xiao Xiao, lalo na nang marinig niyang sinabi ni Yin Lesheng na pumasok si Xiao Xiao sa loob ng sinaunang Wildlands. Ngayong bigla na lang siyang nagkaroon ng clue tungkol kay Xiao Xiao, paanong hindi siya matutuwa? Hindi na siya makapaghintay na mag-drill sa ulo ng Stone Giant na ito at imbestigahan ang kasalukuyang sitwasyon ni Xiao Xiao. Ibinuka ng Stone Giant ang kanyang bibig at nagsalita isang mahinang boses. Sino ka kay Xiao Xiao? Ang kanyang mga salita ay hindi masyadong malinaw, at halatang bihira siyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay parang kulog, na yumanig sa buong Earth Palace. Ang grupo ng mga master ng Monster Race ay nakatulala habang nakatingin sa harapan, bawat isa sa kanila ay nananagway sa kanilang mga puso. Nagsalita talaga ang malaking lalaki na ito. Noon pa man ay iniisip na nila na ang malaking tao na ito ay walang katalinuhan at hindi kayang makipag-usap sa mga buhay na nilalang, ngunit ngayon ay naunawaan na nila na hindi dahil sa siya ay walang katalinuhan at hindi marunong makipag-usap, sa halip ay siya rin, tamad magpapansin sa kanila. Ang mga mata ni Xi Wuwei ay kumislap sa pagkagulat habang siya ay lihim na nabigla. Nang makita ito, naunawaan din niya na tila may relasyon si Yang Kai sa Stone Giant na ito, kung hindi, hindi niya mapapawi ang kanyang galit ng ganoon kadali at hinayaan siyang magsalita. Siya ay gumugol ng malaking pagsisikap upang makuha ang Stone Giant na ito, kaya hindi ba ilalabas ni Yang Kai ang kanyang galit sa kanya? Tuldok, hindi komportable si Xi Wuwei sa kanyang puso. Kung talagang ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang galit sa kanya sa harap ng napakaraming nasasakupan niya, saan niya ilalagay ang kanyang lumang mukha? Lihim siyang nag-iisip kung dapat ba niyang hilingin sa kanyang mga nasasakupan na mag-withdraw muna para hindi siya ma-awkward sa huli. Xiao Xiao. Ngumisi si Yang Kai nang mapagtanto niyang si Xiao Xiao ang tinutukoy ng Stone Giant sa kanyang harapan, tumango. Binuhay ko ang batang ito gamit ang sarili kong blood essence at pinalaki ko siya ng mag-isa. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag, sapat na ang dalawang pangungusap na ito. Nang marinig ito, tumango ang Stone Giant at sinabi sa malakas na boses. Kaya ang benefactor na sinasabi ni Elder ay ikaw. Elder. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay, iniisip kung saan nang galing ang Elder na ito, ngunit wala siya sa mood na magtanong, kaya nagtanong lang siya. Kumusta na si Xiao Xiao ngayon? Nakatagpo ba siya ng anumang panganib nitong mga nakaraang taon? Sinabi ng Stone Giant sa malakas na boses. Dahil ikaw ang benefactor ni Xiao Xiao, kung gayon ay panauhin ka ng aking tribo, kaya hindi na kailangang itago ang anuman mula sa iyo. Nakahanap si Xiao Xiao ng sarili niyang tribo maraming taon na ang nakalilipas, at tinanggap siya ng tribo, kaya ligtas na siya ngayon. May sarili kang tribo, bahagyang nagulat si Yang Kai. Bagamat may mga hula siya noon, hindi niya maiwasang mabigil matapos makumpirma ang mga ito. Ang Stone Mongoose Tribe ay isinilang na hindi masusugatan sa mga espada at sibat na nagtataglay ng pambihirang lakas. Kapag naabot na nila ang kanilang rurok, ang isa sa kanila ng mag-isa ay mahirap harapin, ngunit kung ang isang grupo sa kanila ay dumating. Maging ang mga Saint Spirit ay kailangang umatras. Buong pagmamalaking sinabi ng Stone Giant, maaaring kakaunti ang aking Stone Spirit Tribe, ngunit hindi pa kami umabot sa punto ng pagkalipol. Bakit ka nagulat, Stone Spirit Tribe? Medyo hindi na kay Mixi Yang Kai. Mukhang mali ang pagtawag sa kanila ng Stone Mongoose Tribe. Tinawag nila ang kanilang sarili na Stone Spirit Tribe, ngunit ito ay isang pangalan lamang, kaya hindi mahalaga. Pwede mo ba akong dalhin para makita si Xiao Xiao? Tanong muli ni Yang Kai. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang Stone Giant sa kanyang harapan ay tumahimik sandali, pagkatapos ay nagsabi. Gusto mong ilayo si Xiao Xiao? Si Xiao Xiao ay miyembro na ngayon ng tribo, kaya hindi siya makakaalis kasama mo. Ang aking Stone Spirit Tribe ay hindi nakagapos ng sinuman, at sinumang manggawas na magkaroon ng mga ideya tungkol sa aking Stone Spirit Tribe ay isang kaaway. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Gusto ko lang siyang makita, hindi ko siya kukunin. Tiningnan siya ng Stone Giant ng taas-baba, pagkatapos ay tumango at sinabing. Hindi ka nagsisinungaling. Nagulat si Yang Kai, iniisip na masasabi ng Stone Giant kung nagsisinungaling siya o hindi.
Gayunpaman, wala siyang gaanong alam tungkol sa Stone Spirit Tribe, at hindi niya alam kung mayroon silang anumang espesyal na divine technique maliban sa pagpino ng mga ores. Matutugunan ko ang iyong kahilingan, ngunit sa ngayon, ako. Sabi ng Stone Giant habang hinihila niya ang mga tanikala na nakagapos sa kanyang mga paa. Nagkaroon ng kalampag, na nagpapahiwatig na hindi man lang maprotektahan niyang kay ang kanyang sarili sa ngayon, at natatakot siya na wala siyang magagawa. Madali lang iyan. Sagot ni Yang Kai, pagkatapos ay tumalikod at sinabi, Monster King, mangyaring pumunta rito. Napaawang ang bibig ni Exi Wuwei, at nag-aatubili siyang naglakad. Narinig niya ng malinaw ang pag-uusap ni Yang Kai at ng Stone Giant, kaya alam niya kung ano ang gusto ni Yang Kai na gawin niya. Hindi naging madali para sa kanya na hulihin ang Stone Giant ng mag-isa, kaya ipinakulong niya ito sa pag-asang mapapatrabaho niya ito ng buo. Sino ang nakakaalam na biglang lilito si Yang Kai nang wala saan? Young Master Yang, ano ang iyong mga order? Lumapit si Exi Wuwei, hininaan ang boses, at nagkunwaring nagtatanong. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinabing, pakawalan mo siya, ito. Nag-aalangan si Exi Wuwei, galit na tinitigan siya ng Stone Giant, na parabang gusto niyang patayin ang kanyang ama at nakawin ang kanyang asawa, at talagang hindi mapagkakasundo. Sinabi ni Exi Wuwei na may mapait na mukha. Young Master Yang, hindi naman sa ayaw ko, pero tingnan mo siya. Kung pakakawalan ko siya, natatakot ako na guguluhin niya agad ako, at kung gusto niyang gumawa ng gulo, ang aking bundok ay guguho sa lupa. Marshall Peak, Kabanata 2575. Muling pagkakasama, ito ay hindi isang pagmamalabes. Ang Stone Spirits ay ipinanganak na may kakayahang kontrolin ang mga batas ng mundo. Normal para sa kanila na ilipat ang mga bundok at dagat gamit ang isang titik ng kanilang mga kamay. Lumingon si Yang Kai para tingnan ang Stone Giant at sinabing, pakakawalan ka niya, paano kung pakawalan mo siya? Ngumuso ang Stone Giant, kaaway ang sino mang maglakas loob na salakayin ang Stone Spirit Tribe. Ayaw niyang sumuko, na naging dahilan para hindi makapagsalita si Yang Kai. Young Master Yang, tingnan mo. Itinuro ni Exi Wuwei ang Stone Giant, na ang ibig sabihin ay hindi niya ito gustong pakawalan, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Sinapo ni Yang Kai ang kanyang nuo at walang magawang tumingin sa Stone Giant. Pagkatapos sinabi niya, malakas ang Monster King. Kung mag-aaway ulit tayo, maghihirap ang magkabilang panig. Sabi nga sa kasabihan, mas mabuting lapiin ang awayan kaysa buhayin ito. Paano kung hahayaan mo na lang? Wala namang mawawala sa'yo. Dapat hayaan mo siya. Ang Stone Giant ay huminga ng dalawang beses. Tila siya ay nag-aatubili pa rin. Inihagis din ni Exi Wuwei ang kanyang manggas, napakalungkot. Si Yang Kai ay tumingin sa Stone Giant at sinabing taos puso. Hindi mo ba sinabi na ako ay isang mahalagang panauhin ng iyong tribo? Maari mo ba akong bigyan ng mukha? Napabuntong hininga ang Stone Giant at huminga sandali, pagkatapos ay malungkot na sinabi. Sige. Hayaan na natin iyon. Handa niyang gawing maliliit ang malalaking problema, at ang maliliit na problema ay wala. Yang agad na sumenya si Kai kay Exi Wuwei. Palayain mo na siya, bagamat medyo nag-aatubili pa si Exi Wuwei, hindi niya mababago ang isip ni Yang Kai. Naitulak lang niya ang kanyang Monster Chi, at sa isang iglap, napuno ng hangin ang Monster Chi at sumugod patungo sa mga itim na kadena na nagbubuklod sa Stone Giant. Hindi alam kung ano ang ginawa ni Exi Wuwei, ngunit pagkatapos ng ilang kaluskos, nahulog sa lupa ang mga tanikala na nagbigkis sa Stone Giant. Nang makitang malaya na ang Stone Giant, agad na kumislap si Exi Wuwei sa likod ni Yang Kai. Siya ay mapagantay, hindi naman sa takot siya sa Stone Giant. Ito ay lamang na ang bagay na ito ay hindi dapat gawing trifle. Kung sumuntok siya, masusuka siya ng dugo. Kung siya ay may pagpipilian, si Exi Wuwei ay hindi gustong makipag-away sa kanya. Sinulyapan lamang ng Stone Giant si Exi Wuwei na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Gayunpaman, tinupad niya ang kanyang pangako at wala siyang ginawa sa sandaling siya ay malaya. Sinabi ni Yang Kai, maaari mo ba akong dalhin kay Xiao Xiao ngayon? Bahagyang tumango ang Stone Giant. Sa sunod-sunod na tunog ng kaluskos na nagmumula sa kanyang katawan, direkta siyang nag-transform mula sa limang zang na matangkad hanggang sa kasing tangkad ng isang tao. Lahat ng isang biglaang, siya ay naging mas pino. Ikinaway niya ang kanyang kamay kay Yang Kai, pagkatapos ay humakbang palabas ng napakalakas, tinatrato si Exi Wu na parang wala lang. Iyon ay kung ano ang isa ay tinatawag na condescending. Nagmamadaling sumunod si Yang Kai. Si Exi Wuwei ay may maasim na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sumunod din siya. Nataranta ang lahat ng mga halimaw. Hindi nila alam kung bakit makikinig ang Monster King Master sa mga tagubilin ng isang tao at pakakawalan ang Stone Giant na maingat nilang nahuli.
Si Exi Wuwei ay natural na hindi mapakali na magpaliwanag ng anuman sa kanila. Umakyat na lang siya nang may malungkot na mukha. Pagkatapos ng oras ng isang incense stick, umalis ang grupo sa underground na palasyo. Bumalik siya sa lupa. Lumingon ang stone giant at tumingin sa paligid. Matapos tukuyin ang direksyon, hindi na siya umimik. Itinuntong niya ang kanyang mga paa sa lupa at pumailang lang sa langit. Sa isang kisap mata, sumugod siya sa masukal na gubat. Nang makita ito, nasa sabik lamang siyang kay Exi Wuwei. Monster King, mangyaring bigyang pansin ang ipinagagawa ko sa iyo. Pagkatapos mong mahanap ang babaeng iyon, mas mabuti kung mabibihag mo siya ng ligtas. Kung hindi mo kaya, magpadala ng isang tao upang subaybayan siya. Babalik ako, huwag mo siyang saktan. Mukhang mapait si Exi Wuwei, ngunit kinailangan niyang ikuyom ang kanyang mga kamao at sabihin. Magtiwala ka, Young Master Yang. Hindi ka bibigwin ng haring ito. Gayunpaman, Young Master Yang, dapat kang mag-ingat. Hindi niya hinintay na umalis si Yang Kai nang hindi bumabalik. Gayunpaman, kung si Yang Kai ay nasa anumang panganib, bilang isang soul slave, hindi rin siya magiging madali. Naturally, ayaw niyang malagay sa panganib si Yang Kai. Walang oras si Yang Kai na kausapin siya. Tumanggo lang siya at binalot si Zhang Ruoxi sa kanyang Emperor Qi. Gamit ang kanyang space principles, nawala siya at hinabol ang stone giant. Pinagmasdan ng grupo ng monster beast si Yang Kai bago sila lumapit at natarante silang tumingin kay Exi Wuwei. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng Monster King Master. Sabi ni Exi Wuwei na may pagtatampo na mukha. Ang usapin ngayon ay hindi dapat malik, kung hindi, papatayin ka ng walang awa. Natakot ang grupo ng mga monster beast at lahat sila ay kinuyam ang kanilang mga kamao at sinabing oo. Ang stone giant ay tila hindi kayang lumipad, ngunit ang kakayahan nitong tumalon ay higit pa, imahinasyon. Tuwing tumatalon ito, aabot ito ng ilang libong talampakan, kaya hindi mabagal ang takbo nito. Pagkaraan ng ilang sandali na paghihintay kay Yang Kai, nakita ng stone giant na mabilis na sumusunod si Yang Kai at nagpatuloy sa pasulong ng hindi lumilingon. Siya ay walang alinlangan na pamilyar sa ancient wildlands. Sa daan, iniwasan niya ang mga teritoryo ng maraming makapangyarihang pag-iral at hindi nagdulot ng napakaraming paikot-ikot. Gayunpaman, ang pagsabi sa kanya ni Yang Kai na huwag ipahiya si Yang Kai ay tila medyo nalungkot siya, kaya habang tumatagal, ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Gusto siyang tanungin ni Yang Kai tungkol sa Stone Spirit Clan at Xiao Xiao, ngunit wala siyang pagkakataon at nakasunod lang siya sa likuran. Nakikita rin ni Ruoxi na may iniisip si Yang Kai, kaya hindi siya umimik at hindi naglakas loob na istorbohin siya. Ang paglalakbay ay medyo nakakalungkot. Matapos ang buong araw at gabi sa sinaunang lupain, biglang huminto ang Stone Giant sa kanilang harapan. Ang Stone Giant ay nakatayo sa tuktok ng isang malaking puno at tumingin sa malayo sa ilalim ng araw ng umaga. Sure. Ang figure ni Yang Kai ay dumapo sa tabi niya at sinundan ang kanyang tingin. Sa kailaliman ng gubat, mayroong isang luntiang primitive na lupain. Ang mga sinaunang punong kahoy ay tumataas sa langit, patong-patong, at ang mga ulap sa umaga ay nananatili sa hangin. Ito ay isang fairyland. Iniunat ng stone giant ang kanyang kamay, ikinuyom ang kanyang kamao, at pinalo ang sariling dibdib na nagdulot ng kalabog. Si Zhang Ruoxi ay nanunood na may takot na ekspresyon, natatakot na baka bugbugin niya ang kanyang sarili hanggang mamatay. Umuungol. Ang stone giant ay umungal patungo sa langit, na may hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang boses. Pabago-bago ang dagendong, na parabang gumagamit siya ng ilang mahiwagang paraan upang magpadala ng mensahe. Huwalala, lumipad ang mga nakapaligid na ibon sa takot at nagkalat ang mga hayop. Kaagad pagkatapos, sa kailaliman ng gubat, isa pang dagendong ang tumunog, tumugon sa tawag ng stone giant. Lumalakas ang mood ni Yang Kai, dahil pagdating dito, bigla niyang naramdaman na sa isang lugar sa gubat, may hindi nakikitang telepatikong koneksyon na biglang kumonekta sa kanya. Ito ay isang koneksyon sa pagitan ng mga bloodline na hindi mabubure kahit na pagkatapos ng 10,000 taon. Xiao Xiao, ang kapanganakan ni Xiao Xiao ay nakatalyze ni Yang Kai gamit ang sarili niyang blood essence. Sa madaling salita, damaloy ang dugo ni Yang Kai sa katawan ni Xiao Xiao. Ito ay isang koneksyon na pumasok ng malalim sa kanyang mga buto at hindi maaaring putulin ng sinuman o anumang bagay. Pumayag si Elder na papasukin ka sa teritoryo ng tribo. Sumama ka sa akin. Ang stone giant sa tabi niya ay biglang lumingon at sinabi, pagkatapos ay tumalon pababa mula sa canopy at sumugod sa gubat na kasingbilis ng isang unggoy. Pinigilan ni Yang Kai ang pananabik sa kanyang puso at sumunod. Isang kulay abong figure na kalahati ng taas ng isang tao ang sumugod sa gubat patungo sa direksyon ni Yang Kai.
Mabilis na nagsasara ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig, at kahit na pinaghihiwalay sila ng libu-libong puno, kitang-kita ng dalawa ang pag-iral ng isa't isa. Shu! Nahinto ang mga galaw ni Yang Kai, at bigla siyang huminto sa pwesto. Kaagad pagkatapos, sa kanyang harapan, isang kulay abong ilaw ang sumugod sa kanya na parang kidlat. Nagulat si Roshi, sa pag-aakalang nakatagpo siya ng palihim na pag-atake at agad na ipinatawag ang 10,000 Beast Seal, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay nagkamali. Dahil sa sandaling ito, si Yang Kai ay talagang nakangiti at iniunat ang kanyang kamay. Ang kulay abong ilaw ay hindi bumagal at direktang tumama sa katawan ni Yang Kai. Halos lumuwa ang mga mata ni Yang Kai sa kanilang mga socket. Napatras ng malakas na puwersa ang buo niyang katawan at hindi napigil ang lumipad paatras, natamba ang ilang magkasunod na puno bago unti-unting naging matatag. Ahem. Dahil hindi makahinga, si Yang Kai ay halos magtamo ng internal injuries. Medyo marahas ang yakap ni Xiao Xiao. Nakasando sa isang kalahating nakatagilid na puno, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinapak si Xiao Xiao na patuloy na hinihimas ang kanyang ulo sa kanya. Buo. Gumawa si Xiao Xiao ng sunod-sunod na hindi maipaliwanag na tunog. Bagamat hindi maintindihan ni Yang Kai kung ano ang sinasabi nito, malinaw na nararamdaman niya ang saya at kasabikan nito. Ang kasabikan ng muling pagsasama pagkatapos ng mahabang panahon ay naging imposible para kay Xiao Xiao na kontrolin ang sarili. Sa sandaling magkita sila, binigyan ni Xiao Xiao si Yang Kai ng isang barbaric na bukol. Hindi nagtagal, tila napagtanto ni Xiao Xiao na may nagawa siyang mali at mabilis na bumangon. Nakaluhod ang kalahati sa harap ni Yang Kai, ang kanyang pares ng mga mata ay kinakabahang tumingin kay Yang Kai sa takot na siya ay masugatan. Inabot pa niya ang alikabok sa damit ni Yang Kai. Ngunit ang puwersa ay medyo masyadong malakas. Ayos lang. Tinapat ni Yang Kai ang ulo ni Xiao Xiao at seryosong tumingin sa kanya. Pagkaraan ng napakaraming taon, mukhang hindi gaanong nagbago si Xiao Xiao. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na lumakas ang kanyang aura. Ang Stone Giant, na nanguna kay Yang Kai dito, ay medyo natulala. Ang maliit na yakap na iyon kanina ay talagang isang yakap lang sa Stone Spirit Clan, ngunit sa isang natural na mahinang tao, ang yakap na iyon ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng kahit sino. Ngunit ang taong ito sa kanyang harapan ay hindi nasaktan at may ngiti pa sa kanyang mukha. Ang katawan ng taong ito ay medyo malakas, buo. Si Xiao Xiao ay patuloy na humihikbi. Kung ang Stone Spirit ay maaaring umiyak, tiyak na matatakpan na ito ng mga luha sa ngayon, at ang pananabik nito ay nananatili sa kanyang dibdib, hindi may bulalas. Tumalon-talon si Xiao Xiao habang kinakamot ang kanyang mga tenga at pisngi na parang isang unggoy na naging espirito, dahilan upang makita ito ng iba na nakakatawa. Biglang tumalon si Xiao Xiao sa gilid at ibinuka ang kanyang mga braso para yakapin ang isang malaking puno. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal na buhay ang punong ito? Kakailanganin ng hindi bababa sa tatlong tao upang yakapin ito. Ang korona ng puno ay tumaas sa mga ulap, na ginawang si Xiao Xiao, na kalahating taas ng isang tao, ay parang isang maliit na langgam sa harapan nito. Gayunpaman, ang yakap na ito ay naging sanhi ng marahas na pagyanig ng buong puno. Roar! Ang dagandong ni Xiao Xiao ay agad na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Ang mga siksik na bitek na parang sapot ng gagamba ay lumitaw sa ilalim ng puno, na isa-isang inilantad ang mga ugat. Boom! 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 Nagpatuloy si Xiao Xiao sa pagbaba at itinaas ang kanyang mga braso. Bawat galaw ay walang tigil ang pagyanig ng puno. Pagkatapos ng dalawa o tatlong pag-uulit, ang malaking puno ay nabunot at ang nakapalibot na lupa ay pinalipad. Dahil sa eksenang ito, natulala si Roshi. Sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang tunay na lakas. Ang nabunot na puno ay kasing liwanag ng balahibo sa kamay ni Xiao Xiao. Direktang itinapon sa langit, naging maliit na itim na tuldok. Sino ang nakakaalam kung saan ito haantong? Roar! Umuungal si Xiao Xiao patungo sa langit. Tuloy-tuloy ang kanyang dagandong, ang kanyang mga kamao ay walang tigil sa paghampas sa kanyang dibdib. Ang mga kalabog ay parang paghampas ng mga tambol ng digmaan. Marshall Peak, Kabanata 2576. Matanda, munting tanga, bakit hindi mo hinaila ang pinarangalan na panauhin? Anong ginagawa mo? Isang matandang boses ang biglang tumunog sa kanilang harapan. Bagaman ito ay mapuwersa, ito ay banayad at mabait, na nagpaparamdam sa mga nakarinig nito ng hindi sinasadyang pakiramdam ng lapit. Marahas na nanginginig si Xiao Xiao, na parang kinikilig sa may-ari ng boses na ito. Bumalik siya sa gilid ni Yang Kai at inabot siya para hilahin siya pataas, nakatingin sa kanya ng nakakaloko. Matapos mailabas ang galit ay tuluyan na siyang kumalma. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan. Natigilan siya sa nakita.
Ang mga stone spirit na kasingtangkad ng tao ay dahan-dahang lumabas mula sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Sa isang magaspang na bilang, mayroon talagang 7 o 8 sa kanila. Malinaw, naramdaman nilang lahat ang kaguluhan dito at nagtipon. Ang mga pares ng mabilog na mata na iyon ay nagpapalaki sa kanya. Ang stone spirit sa gitna ay partikular na kitang-kita, ngunit ito ay hindi dahil siya ay malakas o matangkad. Kumpara sa ibang stone spirit, medyo mas maikli siya. Ang maikli niyang tangkad ay hindi dahil sa kanyang tangkad, kundi dahil sa medyo hubog ng kanyang katawan. Ang unang impresyon na ibinigay ng na ito ay matanda na siya. Ang kanyang nakayukong ay inalalayan ng isang batong saklay. Ang balat ng bato sa kanyang katawan ay nabasag din, na siyang marka ng walang katapusang flow ang Time Great Emperor. Sa kanyang pin-8 na baba ay isang maliit na batong awl, parang balbas. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang napakaliwanag, kumikislap sa karunungan. Nakakabahala ang likas na katalinuhan ng Stone Spirit Clan, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung bakit. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng Old Stone Spirit na ito, nakita niya ang refleksyon ng isang matalinong matandang lalaki. Si Yang Kai ay namangha. Alam niya na ang Old Stone Spirit na ito ay malamang na nabuhay sa loob ng 10,000 taon. Kasabay nito, napagtanto din niya kung sino ang Old Stone Spirit na ito. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Nakayuko, sinabi niya. Binati ni Junior Yang Kai si Elder. Kinuha ko ang kalayaang istorbohin ka, sana ay hindi magdamdam si Elder. Nang marinig ito, alam ni Zhang Luoxi na ito ay isang guro at mabilis na yumoko. Pumalaklak ang matanda, ang kanyang pagtawa ay lubhang nakabubusog. Hindi na kailangang istorbohin ka. Matagal ka nang hinihintay ng aking Stone Spirit Clan. Ngayon, sa wakas nakarating ka na. Naghihintay sa akin. Natigilan si Yang Kai, ngunit maya-maya ay tila may naalala. Nilinggan niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Xiao Xiao, na nakatayo sa tabi niya. Ngumiti siya at tinapak ang balikat ni Xiao Xiao. Naisip niya na dahil kay Xiao Xiao kaya sinabi nitong si Elder Shiling na hinihintay siya nito. Mga pinarangalan na panauhin, nanggaling kayo sa malayo at tiyak na pagod sa paglalakbay. Mangyaring sundin ang matandang ito upang magpahinga. Ang aking Stone Spirit Clan ay walang bisita sa loob ng maraming taon. Pagkatapos magsalita ng Elder, hindi na niya hinintay ang pagsang-ayon ni Yang Kai at tumalikod upang maglakad sa kailaliman ng kagubatan. Bagamat siya ay napakatanda na at may hawak na tungkod sa kanyang kamay, ang kanyang nakayukong figure ay gumagalaw na parang siya ay lumilipad. Ang bilis nito ay hindi mas mabagal kaysa sa iba pang Stone Spirits. Pagkaalis na pagkaalis niya, sinundan din siya ng iba pang Stone Spirits at umalis, ngunit bago sila umalis, tumingin sila kay Yang Kai nang may kakaibang tingin. Hinawakan ni Xiao Xiao ang kamay ni Yang Kai at bamulong ng ilang beses bago siya kinaladkad palayo. Si Yang Kai ay walang magawa at maaari lamang hilingin kay Zhang Luoxi na sumunod. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, dumating ang grupo sa isang lugar na napapaligiran ng ilang matataas na sinaunang puno. Bawat isa sa matatayog na sinaunang punong ito ay kasing kapal ng 10 tao na nakayakap sa paligid nito. May butas ng puno sa ilalim ng ugat ng puno. Ang butas ng puno ay tila ginawang natural na treehouse, at may mga bakas ng mga buhay na nilalang na naninirahan sa loob. Nagtataka itong tiningnan ni Yang Kai. Bigla niyang napagtanto na ang mga treehouse na ito ay dapat kung saan nakatira ang Stone Spirit Clan. Kung iisipin, ang mga taong ito ay madaling mag-transform sa mga 12-12 talampakan ang taas at daan-daang talampakan ang taas. Ang mga ordinaryong bahay ay talagang hindi nakayanan ang kanilang paghihirap. Ang ganitong uri ng natural na treehouse ang pinakamagandang tirahan para sa kanila. Sino ang nakakaalam kung ilang taon na ang Stone Spirit Clan ay nanirahan dito? Ang bawat treehouse ay may mga bakas ng sinaunang tiwangwang na Great Emperor ng Flowang Time. Pagkarating dito, dumiretso ang Stone Spirit Elder sa isang treehouse at nawala. Lumapit ang isa pang Stone Spirit at yumuko ang isang kamay sa harap ng kanyang dibdib. Sinabi ng Elder na magpahinga muna ang pinarangalan na panauhin at bumalik upang makipag-usap sa gabi. Sinulyapan siya ni Yang Kai. Hindi niya alam kung itong Stone Spirit ang nakuha ni Exi Wu Wei. Iisa ang hitsura ng mga lalaking ito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magagawang paghiwalayin sila maliban kung sila ay tumira sa kanila ng mahabang panahon. Gayahin siya, yumuko si Yang Kai gamit ang isang kamay sa harap ng kanyang dibdib at magalang na sinabi. Salamat sa iyong problema. Kahit na hindi niya alam kung bakit kailangan niyang makipag-usap sa gabi, pumunta siya rito para hanapin si Xiao Xiao. Ngayong nakita na niya si Xiao Xiao, natupad na ang kanyang hiling. Ang iba pang mga bagay ay hindi mahalaga. Kung gusto ni Xiao Xiao na umalis kasama siya o hindi ay hindi isang bagay na kailangang isaalang-alang ni Yang Kai. Mas mainam kung handa si Xiao Xiao na umalis kasama niya, ngunit kung hindi niya kayang iwanan ang kanyang angkan at pipiliin na manatili,
hindi siya pipilitin ni Yang Kai. Bawat buhay na nilalang ay may kanya-kanyang angkan. Nakahanap si Xiao Xiao ng sarili niyang angkan at hindi na siya nag-iisa. Si Yang Kai ay taos pusong masaya para sa kanya. Aliwin mong mabuti ang bisita. Inutusan muli ng Stone Spirit si Xiao Xiao. Napakamot ng ulo si Xiao Xiao at tumango. Sinulyapan siya ng Stone Spirit, bahagyang bumantong hininga, at tumalikod. Tila walang magawa kay Xiao Xiao na bata pa. Gayunpaman, sa buong Stone Spirit clan, si Xiao Xiao lang ang bata pa. Walang magawa sa pagiging makulit at kusa niya. Pagkaalis ng Stone Spirit, kinalagkad ni Xiao Xiao si Yang Kai sa ilalim ng malaking puno. May treehouse din sa ilalim ng puno. Halatang iyon ang tirahan ni Xiao Xiao. Matapos siyang sundan ni Yang Kai at Zhang Ruoxi sa loob, tumingin sandali si Xiao Xiao sa paligid at biglang tumakbo palabas. Sinong nakakaalam kung ano ang naubusan niyang gawin? Maya-maya, may umalungaw-ngaw mula sa kalapit na treehouse. Nagiging malikot na naman ang bata. Mag-ingat ka o sasabihin ko sa matanda at paparusahan ka niya. Hong Long Long. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo pabalik si Xiao Xiao na may dalawang dumi ng bato sa kanyang mga balikat at inihagis ang mga ito sa lupa. Tumingin siya kay Yang Kai at itinuro ang mga stool na bato habang bumubulong. Hindi napigilan ni Ruoxi na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Naunawaan niya na ang dalawang stool na ito ay malamang naninakaw ni Xiao Xiao mula sa isa pang stone spirit. Hindi rin maiwasang mapangiti ni Yang Kai. Nakipagpalitan ng tingin kay Ruoxi, umupo siya habang pinagpag ang kanyang roba. Pagtingin sa paligid, nakita ni Yang Kai na walang laman ang treehouse. Ang lugar ay hindi maliit, mas malaki kaysa sa karaniwang bahay. Gayunpaman, walang mga kagamitan sa loob, kahit isang mesa o upuan. Sa halip, ilang eskultura ng bato sa malapit ang nakakuha ng atensyon ni Yang Kai. Ang mga eskulturang bato na ito ay mukhang napakagaspang. Halatang hindi sanay ang husay ng eskultor. Gayunpaman, posible pa ring malaman na ang mga eskulturang bato na ito ay mula sa isang tao, isang lalaki. Mula kaliwa hanggang kanan, paganda ng paganda ang mga eskulturang bato. Sa wakas, ang huling eskultura ng bato ay may malinaw na mga tampok ng mukha. Matapos tingnan ito saglit, biglang naintindihan ni Ruoxi at nagtatakang nagtanong. Ginoo, ikaw po ito. Bagamat ang stone sculpture ay hindi kamukha ni Yang Kai, alam pa rin ni Zhang Ruoxi kung sino ang umukit sa stone sculpture na ito. Tumalon at tumalon si Xiao Xiao, tumakbo sa pinakamagandang sculpture na bato, kinuha ito, at inilagay sa harap ni Yang Kai na parabang nagtatanghal siya ng isang kayamanan. Tinuro niya yung sarili niya tapos tinuro siya. Natarante itong tinitigan ni Yang Kai. Bahagyang gumalaw ang kanyang puso, at pinuri niya. Magandang eskultura, katulad na katulad. Matapos matanggap ang papuri, tumalon si Xiao Xiao ng tatlong talampakan ang taas, sumilip sa hangin, at tumakbo sa iba pang mga eskultura ng bato, pinagputol-putol ang mga ito. Sa hindi malamang dahilan, tila basta ang eskulturang bato na ito ay pinuri ni Yang Kai, sapat na iyon. Ang lahat ay lumulutang na ulap lamang. Buu! Ikinaway ni Xiao Xiao ang kanyang mga braso at gumuhit ng ilang larawan. Tumaas ang isang kilay ni Yang Kai at nagtanong. Itinuro mo ba ang lahat ng ito sa iyong sarili? Mabangis na tumango si Xiao Xiao at nagsimulang gumuhit muli. Agad na bamantong hininga si Yang Kai. Iyon ay dahil hindi alam ng ibang tao kung ano ang mabuti para sa kanila. Huwag mo na lang silang pansinin. Tahimik na nakamasid si Zhang Ruoxi sa gilid, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Bigla niyang nakitang napakainit ng tagpong ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang iminuwestre ni Xiao Xiao, ni hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Xiao Xiao. Gayunpaman, malinaw na nakikita ni Sir kung ano ang sinusubukan niyang ipahayag ng walang anumang pagkakamali. Isang tao at isang stone spirit, gamit ang espesyal na pamamaraang ito upang makipag-usap sa kuweba na ito, nag-uusap tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, ngunit ito ay isang masaya at maayos na kapaligiran. Sa primitive na gubat na ito, malayo sa pagmamadali at pagmamadali ng labas ng mundo, ang mga pagtatalo sa labas ng mundo ay tila lumipas na parang mga ulap ng kahapon na hindi kayang lusubin ang lugar na ito. Nakita ni Ruoxi na si Yang Kai at ang munting stone spirit sa kanyang harapan ay may napakagandang relasyon. Hindi pa nakita ni Ruoxi si Yang Kai na napakatsaga. Itinuring niya ang munting stone spirit na ito tulad ng kanyang sariling anak, puno ng pagpaparaya at kabutihan. Gaano kabuti kung ito ay palaging ganito? Hanggat payag ang Ginoo na manatili ako, magiging masaya akong manatili dito, kahit na kailangan kong mamuhay ng hiwalay sa labas ng mundo. Panay ang tawa mula sa treehouse habang mabilis na lumipas ang panahon. Hindi nagtagal, gabi na, at dumidilim na ang langit. Isang stone spirit ang pumasok mula sa labas at yumuko ang isang kamay sa kanyang dibdib. Pinarangalang panauhin, iniimbitahan ka ng elder sa isang piging.
Piging, nagulat si Yang Kai. Bagamat sinabihan siya ng elder na bumalik sa gabi sa araw, hindi inaasahan ni Yang Kai na maghahanda sila ng handaan. Dahil dito, medyo nambobola siya. Mabilis siyang bumangon at sinabing, "Salamat, elder. Itong junior na ito ay pupunta doon." Tumango ang stone spirit at tumalikod para umalis. Hindi nakamandat si Xiao Xiao kay Yang Kai. Sa halip, kinuha niya ang kamay niya at kinaladkad palabas. "Xiao Xiao, mayroon ka bang pinapansin dito?" tanong ni Yang Kai habang naglalakad. Ang Stone Spirit Clan ay maaaring ituring bilang isang ligaw na lahi ng dayuhan na laging naninirahan sa pinakamalalim na bahagi ng Ancient Wild Ancient Lands. Kararating lang ni Yang Kai dito, kaya natural, nag-aalala siya na masaktan niya ang Stone Spirit Clan, kaya natural, kailangan niyang magtanong ng malinaw at gawin ang ginawa ng mga Romano. Ngunit si Xiao Xiao ay patuloy na umiling at walang sinabi sa kanya. Ang kanyang misteryosong hitsura ay nagparamdam kay Yang Kai na walang magawa. Pagkatapos umalis sa butas ng puno, tumangala si Yang Kai at Zhang Ruoxi at hindi napigil ang magpakita ng kakaibang liwanag. Napakaganda, hindi napigilan ni Ruoxi na mapasigaw. Napakaganda ng gabi sa tigang na lupang ito na nakakalasing. Sumasayaw ang mga alitaptap sa mga sinaunang puno sa paligid, at sa pagitan ng mga puno, may mga makukulay na daloy ng liwanag. Tulad ng mga laso, lumipad sila pabalik-balik, pinalamutian ang lugar na ito na parabang ito ay isang paraiso sa lupa. Ang mga mata ni Ruoxi ay puno ng mga bituin. Hindi na siya makapaghintay na manirahan dito magpakailanman at hindi na muling umalis. Ang maliit na batang babae ay palaging may maliit na pagtutol sa gayong magagandang bagay. Si Yang Kai ay gumugol din ng maraming gabi sa Ancient Wildlands, ngunit hindi pa siya nakakita ng lugar na kasing ganda ng tirahan ng Stone Spirit. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga dahil sa kakaibang likha ng kalikasan.